Diba nung nakaraan nga ay nabalitaan natin na itong si Deniis Schroder daw ay dinecline ang offer ng Los Angeles Lakers na 4-year $84 million na contract extension para magstay siya sa Los Angeles Lakers. At dahil doon, maraming ang rumor ang naglabasa na ito si Deniis Schroder daw ay maaaring nga daw umalis dito sa Los Angeles Lakers matapos ang isang taon na paglalaro niya. Marami ang nagpanic na fans, especially mga Lakers fans. Sinabi nga nila na bakit nga daw hindi pa itinrade itong si Schroder kung aalis nga lang siya. Natandaan nyo, in-offer nga ng Lakers itong si Schroder at si KCP para nga kay Kyle Lowry. Kaso tumanggi nga ang Raptors dahil gusto rin nila nakasama rin doon si THT or si Talen Horton Tucker na young player ng Lakers. Kaso ayon ng Lakers na ibigay si THT, kaya itong deal na yon ay namatay na at wala nga nangyari at nanatiling ng Laker itong si Deniis Schroder at si KCP. So sa pagtanggi nga rin ito ni Deniis Schroder doon sa contract extension ng Lakers ay maraming ang fans ang nagalit sa kanya, lalong lalo na sa mga comment section niya sa kanyang Instagram account at pati rin sa kanyang mga Twitter mentions. Sinasabi, hindi naman daw ganong kagalingan itong si Schroder, bakit daw ganong kalaki ang inoffer ng Lakers, hindi daw worth it si Schroder sa ganong kalaking pera. So yun nga mga iilang reaksyon ng fans about sa pagtanggi nga ni Schroder sa contract extension. Pero nga, ito pala si Deniis Schroder ay may sarili nga siyang plano. At na-reveal nga yan ng itong si Deniis Schroder ay mag-post ng kanyang pictures sa Instagram. At may nag-comment na isang fan, sinabi niya, sign the effing extension nga daw. At maraming ang nag-like dito at nag-agree nga siguro na dapat daw na sinign na ni Deniis Schroder ang Lakers contract extension. At si Deniis Schroder ni-reveal nga ang kanyang plano sa pag-reply niya. Sinabi niya, no thanks, in the summer I will sign. So yun nga siguro ang plano ni Deniis Schroder, kaya nga hindi niya in-accept ang offer ng Lakers na contract extension. Diba nga't sinabi niya na gusto niya daw i-test ang kanyang value sa free agency. Kaya nga't ganyan na siguro ang sinabi ni Deniis Schroder na sa summer na lang kapag off-season na nga. Dahil din siguro na hindi pa nga sigurado ang future ng Lakers, ngayon injured ang kanilang dalawang superstar. Ayaw nga siguro ni Deniis Schroder na mag-commit pa nga at gusto niya siguro na makita muna kung ano ba talaga ang kakayanan ng team nila bago pa siya mag-commit ng 4 years. So siguro naman ang mga Lakers fans ay magiging confident na na ito si Deniis Schroder ay babalik na dito sa Los Angeles Lakers, dahil siya na mismo ang nagsabi na sa summer nga daw niya magsasign ng extension. Siguro nga ay medyo nalitan pa rin siya sa offer ng Lakers at gusto niya nga makita ang totoong value niya sa free agency kung sakaling may mag-offer na ibang team na malaking kontrata. Titingnan natin kung imamatch ba ng Lakers yon at papanatilihin nila si Deniis Schroder dito sa Los Angeles Lakers. So kayo guys, naniniwala ba kayo ng 100% dito kay Deniis Schroder na totoo ang mga sinasabi niya na siya ay magsasign ng contract extension sa Lakers sa summer nga daw? Comment down below your opinion. So yun nga lamang guys para sa update natin dito kay Deniis Schroder. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na. Dahil everyday, malat na yung mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video.